panibagong araw na naman ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Muli tayong masama-sama para sa panibagong episode ng Central Sunday School. Ngayong linggo, matutunan natin ang patungkol sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus at kung paano niya tayo iniligtas mula sa ating mga kinatatakutan. Kayo mga bata, saan kayo natatakot? Ako, natatakot ako sa palaka. Ako naman, takot ako sa dilim. Sa ating lesson na maririnig ngayon, malalaman natin kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang kaligtasan at kapangyarihan sa gitna ng nakakatakot na sitwasyon. Ihanda natin ang ating sarili at sabay-sabay tayong muling matuto at umawit. Maghapong nangaral si Jesus sa maraming tao sa dalampasigan ng lawa ng Galilea. Dahil sa pagdagsa ng mga tao, sumakay si Jesus sa bangka at doon siya nagturo. Pagsapit ng takipsilim, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, "Tumawid tayo sa kabilang parte ng lawa." Nakaupo na si Jesus sa bangka kaya't iniwan ng mga disipulo ang madla at sumama sa kanya. Umalis sila at sinundan sila ng iba pang mga bangka. Habang sila'y nasa bangka, biglang namuo ang isang malakas na bagyo. Umihip ng malakas ang hangin at nagsimulang pasukin ng mga alon ang kanilang bangka. Takot na takot ang mga disipulo dahil mabilis na puno ng tubig ang bangka. Habang nag-aalala ang lahat ng nakasakay sa bangka, si Jesus ay natutulog sa bandang likuran. Ginising siya ng kanyang mga disipulo at sinabi, "Guro, baliwala po ba sa inyo kung mapahama kami?" Pinagmasdan ni Jesus ang mga alon, pero hindi siya natakot. Bumangon siya at inutusan ang hangin, "Tumahimik ka!" At ang mga alon, "Pumaya pa kayo!" Sa isang iglap, pumaya pa ang hangin at mga alon. Pagtapos, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, "Bakit takot na takot kayo? Wala ba kayong pananampalataya?" Natakot ang mga disipulo. Sinabi nila sa isa't isa, "Sino ang lalaking ito? Maging ang hangin at ang mga alon ay sumusunod sa kanya." Marami na sa atin ang pamilyar sa kwentong ito. At alam ko na isa ito sa mga sikat na kwento sa Biblia na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Seekers, lagi nating tatandaan na kung anumang takot o kung anumang nakakatakot sa sitwasyon ang ating maranasan, lagi nating kasama ang Diyos. At hindi niya tayo pababayaan. Normal na makaramdam tayo ng takot dahil alam natin na isa itong emosyon ng mga tao. Pero hindi natin kailangang mag-alala dahil sa piling ng Diyos, tayo ay palaging ligtas. Hello Seekers! Para sa ating memory verse, ito ay may kita sa Awit 18:6. Kaya't si Yahweh ay aking tinawag, pinakinggan niya ang aking paghibig. Mga bata,
ang lahat ng ating takot ay alam ng Panginoon at hindi niya tayo hahayaang mapahama. Kahit tayo nasa gitna ng takot, makasiguro tayo na lagi tayong tutulungan ng Diyos. Ang ganda ng lesson natin sa araw na ito. Sa itong paalala sa ating lahat sa presensya ng Diyos, tayo ay laging ligtas. Isa ito sa mga kwento na sumisimbolo sa kadakilaan ng Panginoon. Naway may sa puso at nasa isip natin ang aral na natutunan ngayong linggo. Samahan niyo kaming muli sa sunod pang mga yugto at sabay-sabay natin mas kilalan pa ang Panginoon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, Seekers. Hanggang sa muli, paalam! Pagmamahal niyang tunay sa ating iaalay.